Now, earlier, presidential spokesperson Harry Roque in a televised interview said that the president has no authority to reverse the decision of the National Telecommunications Order for ABS-CBN to cease operations. According to Secretary Roque, the president could be held liable for graft and for violation of the code of conduct for government employees if he intervened, noting that the chief executive could not exercise, quote, appellate jurisdiction over the decisions of the NTC, a quasi judicial body. Let's listen in. Pagdating naman po sa National Telecoms Commission, totoo po na yung batas na nabubuo ng DICT, nasa ilalim po yan ng DICT. Pero nakasaad din po sa batas na yon na ang DICT ay nakadikit lamang sa, ang NTC ay nakadikit lamang sa DICT para po sa mga polisiya, no, at mga programa. Pero ang NTC po bilang isang quasi-judicial body ay hindi po, po pwedeng nadiktahan ng DICT. Kaya po yung ating kalihim na si dating Senator Greg Onasan, gustuhin man nang sabihin ng presidente na diktahan mo yung NTC, illegal po yan. Dahil merong quasi-judicial power ang NTC, hindi po dapat pinaghihimasukan ng kahit sino. Kung ang presidente po ay makikialam dyan sa NTC, ito po ay krimen, no? Ito po ay paglabag doon sa Code of Conduct for local officials at labag din po ito sa anti-graft, no? So hinahayaan po namin ang NTC na magdesisyon. Pero ang desisyon po yan ay tanging NTC lang ang po pwedeng gumawa. Uulitin ko po doon sa batas na bumuo ng DICT, linipat po ang NTC sa ilalim ng DICT, pero meron po siyang complete independence kapag siya po ay nag-exercise ng quasi-judicial powers. Yun nga po ang aming posisyon, no? Kung nagawa nilang gumawa ng resolution na nag-aatas sa NTC na mag-issue ng provisional authority, siguro po kaya nilang gawin within the 1 month na in session po ang Kongreso na magpasa na ng franchise bill ng ABS-CBN. Uulitin ko po sa mga kakampi ng presidente sa Kamara, neutral po ang presidente. You can vote as you please dahil sa mula naman po, eh talaga naman po hindi naman siya naghihimasok, hindi po siya nagdidikta. Nung una po, meron talagang sama ng loob ang presidente na kinimkin. Pero na humingi na po ng tawad si Ginoong Carlo Katigbak, nagpatawad naman po ang presidente. Gaya ng humingi naman ang presidente ng tawad dun sa dalawang grupo ng kumpanya kahapon lamang. So sana po makarating ang mensahe sa mga aliado ni presidente sa Kongreso. Meanwhile, Solicitor General Jose Calida on Wednesday said the grant of a legislative franchise for broadcast network ABS-CBN is solely up to Congress. The Solicitor General added that the exercise by the NTC of its regulatory power is in compliance with the rule of law. The Constitution requires a prior franchise from Congress before a broadcasting entity can operate in the country. Without a renewal, the franchise expires by operation of law. The franchise ceases to exist and the entity can no longer continue its operations as a public utility. The National Telecommunications Commission, or NTC, in a cease and desist order dated May 5, said ABS-CBN must cease its broadcast operations, quote, due to the expiration of its congressional franchise on May 4.